Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang makatid ng mga latest at may init na balita. Tambaloslos, problemado na at maiyak-iyak na lamang sa lumalabas na responde sa kanyang charter change o kilalang cha-cha at tinawag ng mga hindi sang-ayon rito na unpopular move. Nagiging katatawanan na nga rin talaga si Tambaloslos dahil hindi nagtatagumpay sa mga masasamang balak nito. Pinapamukha at nilalampasan nga talaga si Tambaloslos dahil sa sambayan ng Pilipino ay hindi pa rin kilala hanggang ngayon ang isinusulong nitong charter change. Pati nga sa mga survey na naglalabasan ay lagapak pa rin ang charter change. Kung kaya naman, nagsalita na rin si Senator Mick Subiri at Senator Joel Villanueva at inilampaso sa mukha si Tambaloslos ang mga lagapak na resulta ng charter change sa mga survey. Kanila nga itong tinalakay at kulang na lang ay lulubog na sa kumunoy si Tambaloslos. Panoorin natin ang video para sa karagdagang impormasyon at kaalaman. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga mabibigat na salita na binitawan ng dalawang leaders sa Senado. Senate President Miguel Subiri at saka si Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva. Statements na siguradong iiyak si Speaker Martin Romualdez. Wala na ang ambisyon ng Speaker. Lumulubog na po sa kumunoy. Okay. Dito po sa headlines ng Philippine Star. Survey shows cha-cha is still unpopular with Filipinos, Senate leaders. Okay, may kalalabas lang po na survey ng Pulse Asia. Tinanong ang mga respondents kung pabor ba sila o hindi sa People's Initiative o Charter Change na sinimulan ng Kamara under the leadership of Speaker Martin Romualdez. At ang resulta is halos 9 out of 10 Filipinos ay hindi po pabor. Tutol sila sa Charter Change. So, sabi ng mga itong dalawang leaders, Subiri and Villanueva, changing the constitution at this time is a true eye-opener and a sign not to rush charter change proceedings. Kasi ang bola nasa kamay na ng mga Senate leaders. Kasi sa House, napakabilis. Talagang marathon. Bago sila nag-break nitong Holy Week break, wala na. Tapos na yung resolution of both houses number 7. Yung mga amendments sa constitution, economic amendments, tapos na. Hinihintay na lang ang action ng Senado para ipasa rin nila yung resolution both houses number 6. Para ma-amend ang mga economic provisions ng Constitution. And ang dahil sa result ng survey na halos 9 sa 10 Pilipino ayaw ng charter change, eh sabi ng mga senador, eh huwag natin itong apurahin kasi gustong apurahin ng mga congressmen para maipasa na. Mabuti na lang ang mga senador nakikinig sa mga tao. Okay. So, sabi nitong dalawang leaders, pag-aralan nila ng maigi yung resolution of both houses number 6. Hindi nila purahin. Okay. Ito ang statement ni
Senate President Sobiri. These are the things to be weighed in and carefully put into consideration by the subcommittee and the Senate as a whole. Ano yung i-consider? Ano yung pakinggan nila? Yung result ng survey na 9 out of 10 Filipinos ayaw. Okay? Okay, ang maganda, yung si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, sinasabi niya na the survey results, sabi niya, point to the inauthenticity of the People's Initiative campaign that was launched early this year. Inauthentic, ibig sabihin, kalokohan. Panda, not authentic eh. Hindi tunay na People's Initiative. Ito ang magandang binitawang salita ni Senator Villanueva. Pakinggan nyo ah. Our bosses have spoken. Klarong-klaro po na peke ang isinulong nilang People's Initiative. At hindi po charter change ang kailangan ngayon ng taong bayan mula sa gobyerno. Wow! Mabuti pa itong si Senator Villanueva. Kilala niya ang kanyang mga boss, ang kanyang mga amo. O sino ang boss, amo ni Senator Villanueva? Ang mga tao. Tayo. Nagsalita na tayo kasi yung survey, ganyan mo lang survey, 1,200 nationwide, kaya scientific ang ginawa. By regions, by classes, by ganun, pinipili na they represent us, yung respondents. Kaya yung resulta ng survey na yun, yun po ang sentiment ng majority ng Pilipino, tayong mga boss. Kaya okay itong si Senator Villanueva dahil makikinig siya sa kanyang mga boss. Tayo po ang boss. Ang tanong, si Speaker Martin Romualde, sino kaya ang kanyang boss? Kilala ba niya ang kanyang boss? Ano sa tingin niyo? Sino ang boss ni Speaker Martin Romualde? Ang taong bayan? Oh, I don't know. Okay, sige. So, ito. Mabigat pa. Villanueva said he is now leaning more towards voting against resolution of both houses number 6, which proposes economic amendments to charter change. Nako, dumarami na ang ayaw. Una, sina Senator Villar lang ang nagsasabing they are against. I think 6 pa o 7 yung nabilang ko na. Sino ba yung ano? Malala nyo yung 5 senador na tumulong kay Pastor Kibuloy para hindi siya ma-issuean ng warrant of arrest. Sigurado na yun. Yung 5 na yun, they will vote. They will vote against sa charter change na ito. Senator Villar, Senator, dalawang mag-inang Villar, Mark and Cynthia, Marcos, Padilla, Bongo. 5. Isama mo na yan si Senator Bato. Sino pa? Ito na, si Senator Villanueva. Yung Cayetano siblings. Ano na, 9 na. Kaya wala na, patay na talaga ang ano. Hindi talaga lulusot ang economic amendments dito sa Senado. Kaya nga, mga 2 weeks ago, nung ma-sense na ng administrasyon ni PBBM o ni Speaker Martin Romualde na hindi makakakuha ng enough votes yung chat-cha sa Senado, eh binalak nilang palitan. Kaya may kumalat na balita na tatanggalin si Senator Sobiri, ipapalit si Senator Jinggo Estrada.
Eh, ayaw naman ni Jingyo Estrada. Sabi niya, ayoko. I support the Senate President Zubiri. Eh, si Senate President Zubiri, bilib din ako sa kanya. Gumalaw din siya umiso. Ayaw niyang mapatalsik. Oh, nagpapirma ng resolution of support. 14 senators ang nagsuporta sa kanya. Ay, ibig sabihin, hindi na siya mapatalsik. Kasi, kailangan ng, ilan ba yun? 12 senators na para mapatalsik siya. Ay, 13 pala. Mapatalsik. Eh, 14 ang sumuporta sa kanya. Eh, di wala na. Ganun yun. So, napaka salamat sa Pulse Asia kasi very revealing yung resulta. Ayaw talaga. Okay. Noong March of 2023, nag-survey ulit ng Pulse Asia, tinanong tungkol sa charter change. Ang resulta noon, halos hati-hati lang. 45% ang not in favor, 41% ang favor para palitan ang i-amen ang konstitusyon. So, patas-patas lang, 45-41. Ngayon, ang laking diferensya. 88% hindi pabor. 8% lang ang pabor. Bakit? Kasi yung ginawang kalukuhan ng People's Initiative, yung pagpapapirma ba na may halong anong tawag ng panluloko sa mga kapuspala, pinapapirma para sa ayuda, ganun. Tapos, dahil sa social media, na ibulgar ang kanilang hangarin na ang purpose ng People's Initiative Charter Change is for them to stay in power long and long enough. Hanggang gusto nila. Ayun, ayaw na ng taong bayan. Kaya, halos 9 out of 10 Filipinos ayaw. Diba? So, wala na. So, tinawag ni Senate President Zubiri and Senator Villanueva itong charter change as unpopular move. Kaya, sorry na lang, Speaker Martin Romualdez. Nagsalita na ang taong bayan. I don't know kung sila ba ang boss ninyo. You did a very unpopular move. Kaya mag-isip-isip kayo. Kaya ang taong bayan, sila ang tunay na power sa demokrasya. Hindi yung mga nakaupo sa pwesto. Demokrasya ang boss ay ang mga tao. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, ang pitong kongresista na may tapang na sumalungat sa kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. Parang bumangga sila ng pader. Parang sinalungat nila ang agos ng ilog. Kailan dahil may prinsipyo sila, ay bahala na. Basta kung ano ang tama, doon sila. Okay, tungkol ito sa charter change, yung resolution both houses number 7 na naipasa na ng kamara bago nag-break for Holy Week ang mga kongresista, inaprubahan na nila third and final reading ang charter change, yung pag-lift up sa mga economic restrictions sa ating konstitusyon. So, nagbotohan ang mga kongresista, eh alam naman natin lahat na ito yung priority project ng speaker. Ito ang gusto niyang mangyari. Maipasa itong charter change sa Kamara, ipasa nila ang bill sa o ang resolution sa Senate, at they are hoping na aproban din ng Senate para tuloy-tuloy na ang charter change. Okay. So, landslide win ang panalo nitong charter change. 200
89 congressmen voted yes sa charter change. Pito lang ang sumalungat. They voted no. Kaya ito ang pag-usapan natin, sino itong mga pito na may tapang ang loob na sumalungat sa kagustuhan ng Speaker of the House? Ano ang mangyayari sa kanila? Sa pagsalungat nila? May pundo pa ba silang matatanggap? O mabawasan na? Okay. And then, may dalawang abstention. Pabayaan mo na yung abstention dahil parang walang prinsipyo itong abstention. It's either yes or no. So, ni-research ko, ang mga sumalungat kay Speaker Martin Romualdez, they said no dito sa charter change. Number one, si Representative Gloria Macapagal Arroyo ng Pampanga. Okay. Pangalawa, si Representative Paolo Duterte ng Davao City. Number three, si Representative Ron Sala ng Kabayan Party List. Number four, si Representative Drexy Cardema ng Duterte Youth Movement. Apat na yun. And then, itong remaining three, sila na yung makabayan lang. Castro, Rosas, and Manuel. So, yan po ang mga sumalungat sa kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. No to cha-cha. Okay, so, unahin natin itong tatlo. Yung Makabayan Black. Di ba nung una, medyo nagkaroon sila ng tactical alliance with Speaker Romualdez? Lumalabas na ano, parang tapos na yung alliance. I don't know kung anong nangyari sa samahan nila, but ito, sumalungat na ang tatlong Makabayan Black. Ang statement ni Representative Castro, hindi daw, ang solusyon daw sa kahirapan ay hindi charter change. Kasi ang sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, kailangan daw baguhin ang ating konstitusyon kasi yun po ang bunga ng kahirapan. Agree ba kayo doon? Ako, in fairness, mas agree ako dito kay itong Makabayan Black. Sabi nila, hindi problema yung konstitusyon. Ang problema, yung kakaunti ang trabaho dito dahil napakababa ang sweldo. Sabi naman ng mga kongresista na bumoto sa yes, eh kailangan natin ng mamumuhunan, mga direct foreign investment para magkaroon ng trabaho. Well, kung mayroon ng mga kumpanya dito, lalo na yung mga dayuhan, eh ang gusto nila, mababa ang sweldo eh. Kaya wala rin. So anyway, dito, nakita na natin na kinontra ng Makabayan Black ang kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. Punta tayo ngayon dito sa apat. PGMA, Paolo Duterte, Ron Salo, at saka Drexy Cardema. Lahat ito, mga aliado ni PRRD. So, anong mangyayari sa kanila? Sigurado ito, yung mga budget. Mababawasan. anyway, sabi yun naman ni Congressman Paolo nung una, kahit hindi nyo kami bigyan ng pundo dito sa Davao, hindi kami luluhod sa inyo. So, ito ang lesson learned na nakita ko dito is ano. Hindi porke yun na ang gusto ng karamihan, isasabay ka na rin. To me, tama ang ginawa nitong pito. Kasi kung itong i-relate na natin sa survey, itong latest survey ng Pulse Asia, halos
na 9 out of 10 Filipinos ayaw sa charter change. So, sampal ito sa mga kongresista kasi ang alam ng mga kongresista, ang gusto ng taong bayan is baguhin ang konstitusyon. Eh, ang sabi ng mga tao, yung mga sinobe, hindi, ayaw namin yan. To be exact is 88% ang nagsabi na ayaw nila ng charter change. 8% lang ang nagsabi na gusto nila. So, di ba, sampal yun sa mga kongresista yung bumoto, yung 289, at ito, validation sa boto nitong pito na they voted no, itong pito, alam nila ang pulso ng taong bayan. So, as a result, nitong survey na ito, nako, dito na, ang mga senador. Kasi, ang deciding factor na ito, nasa Senado na. Granting na ang Senado, ipasa din nila yung charter change, yung resolution of both houses number 6. Ipasa rin nila. Pagpasado na yan, ang next step is magkaroon na ng plebisito. Ang taong bayan na ang final na magboboto, yes or no, sa charter change. Eh, napag-alaman na natin sa survey na 88% or 9 out of 10 Filipinos ayaw. Kaya sabi ng mga senador, lalo na si Senator Subiri, Senate President, at Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva, anong kanila? Ah, wala. Pag-aralan naming maigi ang resolution of both houses number 6 at i-consider namin ang kagustuhan ng mga tao. Ano yung kagustuhan ng mga tao? Ayaw nila sa charter change. Ibig sabihin, sa ngayon pa lang, malaki ang posibilidad na hindi papasa ang charter change sa Senado. Si Senator Villanueva, nagsabi na siya na most likely he will vote no sa charter change. Earlier, nagsabi na po si yung dalawang opposition senators, Senator Hontiveros and Senator Pimentel, they will vote no. O vote, yeah, vote no, no. Tatlo na yan. Senator Villar and Senator Amy Marcos, no din. So, lima na. Kailangan lang ng 7 boto para ma-stop ang charter change. So, saan manggagaling yung dalawa pa? Nako, sigurado yan. Senator Bato. Okay? Senator Padilla. Senator Bongo. Wala na. Talo na, ano? Talo na ang charter change sa Senado. So, ibig sabihin nito, ang panalo pa rin ang taong bayan. Kasi, kahit idadaan pa yan sa plebisito, matatalo pa rin yan kasi lumabas na po sa resulta ng survey na 9 out of 10 Filipinos ayaw ng charter change. Kaya tama po ang boto ng 7 kahit kakaunti lang sila. Ito yung mga may tapang, may prinsipyo na sumalungat sa kagustuhan ng Speaker of the House and they say no despite yung overwhelming yes votes ng 289 congressmen. So, mabuhay itong 7 kongresista na may tapang ng loob na sumalungat sa kagustuhan ng Speaker of the House. Matagal-tagal nang usapin ang charter change, ngunit hindi pa rin kilala ang sinusulong ni Tambaloslos. Nangangahulugan lamang ito na walang may gusto sa charter change dahil wala rin naman itong magiging epekto sa bansang Pilipinas at lumalabas ang tunay na mga may itim na balak ni Tambi. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi nyo sa mga lumalabas na isyu sa ating bansa?
Tunay ba kaya ito at pahig ba kayo rito? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.